everyone! So, it's me po again, SaramiFC, ang inyong lingkod. So, for today's vlog, we're going to talk about po fibroids o yung mga bukol sa matres. Ano? Kilala po sila sa katawagang ano, mga myomas, fibroids, ayan. So, dito po tatalakayin po natin kung ano po yung pinakadahilan kung bakit nagkakaroon ng bukol sa matres. Yung mga causes, mga tao kung sino yung mas madaling kapitan ng ganitong fibroids or mga bukol, ayan, mga risk factors. Sino pa po yung mga sintomas po ng mga ano pa po bang nararamdaman na may mga ganitong klaseng sakit. Ano, symptoms and yung mga gamot po o posibleng pwedeng gamutin kapag meron ka pong ganitong tinatawag na bukol sa matres. So samahan niyo na po ako and mag-start na po tayo. Sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? Tawag na uterine fibroids or bukol sa matres. Okay? So, ito po yung abnormal growth na nade-develop sa inyong uterus o bahay bata. So, ibig sabihin po sa inyong matres, meron po dyan muscular area na dun po usually or common na tinutubuan na nagkakaroon ng pagdami ng part na yon kaya nagkakaroon ng bukol sa matres. Okay? So, kung ang tatanungin nyo po sa akin kung ano po ba yung pinakadahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng bukol sa matres, it is still unknown pa rin po. Sorry to say that. So, pinag-aaralan pa rin po nila bakit ba nagkakaroon ng bukol sa matres, ano yung pinaka-main cause. Pero, may mga several factors naman po tayo na maibibigay sa inyo kung bakit nagkakaroon po ng bukol sa matres. Ito po kasi yung nag-i-influence ano, sa ating katawan kung bakit tayo tinutubuan ng bukol sa katawan. Okay? Especially dito sa ating matres. Okay? So, number one is what? Yung hormones po natin. Kapag po kasi nagpa-fluctuate po ang hormones natin, yung estrogen and progesterone, especially kapag ito po ay tumataas, mas madali po kasi itong nakaka-aggraviate sa ating matres, ano, kasi yun po yung hormone sa atin na ano, nagbibigay ng regla, okay, so kung ibig sabihin po, kung nagkakaroon po tayo ng problema or increase ang pagdami ng hormone na yun, nagkakaroon din tayo ng problema dito sa ating matres, ano, naaapektahan yun ang ating matres na nagli-lead saan? Sa bukol. So, next is what? Kung meron kayong family history, opo, totoo po ito. So, kung ibig sabihin, kung meron yung nanay mo, kapatid mo, lola mo na merong ganitong tumor o sabihin nating bukol sa matres, posible po, hindi ko naman sinabing meron na rin agad kayo, posible po magka-meron din po kayo. Kasi meron po itong pasa-pasa or familial history, okay? So, next po is what? Yung pregnancy. Alam naman po natin na pag tayo po ay nabubuntis, increase din po ang ating hormones sa katawan. So, kung ang tanong nyo, pwede ho bang magkaroon ng bukol sa matres habang nagbubuntis? Yes po, definitely pwede po magkaroon ng bukol sa matres habang nagbubuntis ang isang babae. Ano, sino-sino po ba yung mga tao na at least na posibleng malapit magkaroon ng ganitong bukol sa matres? Okay, so number one is what? Yung may mga buntis. Ano? So, gaya nga po nasabi ko sa inyo kanina, kapag po buntis ang isang babae, increase ang hormone niya. Ano? So, mas madaling tubuan ng, ano, ng bukol sa matres. So, pangalawa is what? Yung mga familial history. So, namamana po ito. Kung meron ka pong kapamilya na may ganitong bukol sa matres, posible din po namamana nyo ito. So, number three is what? Yung mga babaeng edad 30 years old and above. Okay? So, what else is last? Yung ano, kapag po ikaw ay mataba, okay? So, alam naman po natin pag mataba ang isang babae, napakarami pong posibleng malapit na sakit, katulad ng ano, diabetes, coronary artery disease, sakit sa puso, high blood pressure. So, posible din po na ang katabaan ay magdulot din po ng ano, ng ganitong bukol sa matres. Ano po ba yung posibleng nararamdaman ng isang babaeng merong ano, bukol sa matres? So, iba-iba po ito, ano? So, for instance po na ganitong situation na ang isang babae po edad 45 at malamit na po siyang ano, malapit na po siyang magmenopause, okay? So alam naman po natin kapag nasa menopausal stage na po siya ay ano, nagda-drop down na po ang kanyang hormones, okay? So ano ibig ko sabihin, drop down, bumababa na po ang kanyang hormones. So ibig sabihin po mas less na po siya or posibleng mawala yung bukol niya sa matres kapag ganitong malapit na po siyang magmenopause kasi mababa na po yung hormones, okay? So alam naman po kasi natin kapag mataas po ang hormones, ito po yung nagpapaganda at nagpapabigay ng ano, ng alindog sa mga kababaihan, okay? So kapag kaya tumatanda na isang babae, medyo nangungulubot na, less na yung elasticity sa vaginal wall, marami pong nagdudulot itong estrogen and progesterone, ano, sa kababaihan. So dito po pag nagda-drop down na po siya, ang
tulong naman po nito sa ano, sa bukol, sa mattress is napipigilan po or nawawala. So kung hindi naman po malapit magmenopause ang isang babae, for example, nasa 30s, ano, 40s, ganyan, ano. So ano po bang posibleng maramdaman ng isang babaeng merong bukol sa mattress? Okay? So number one is what? Yung heavy bleeding, ano, grabe po ang pagdurugo during mens or in between menses, okay? So, grabe po. Yung mens niya, longer than usual. Ibig sabihin, mas mahaba sa 7 days. For example, umaabot ng 12 days, 15 days. Ibig sabihin po, nagbi-bleeding na po kayo. Ano? So, what else? Pwede po kayo makaramdam ng cramping. Masakit po ang inyong puson. Masakit din po ang inyong balakang. Grabe din po ang inyong urination or pag-ihi. So, pwede din po kayo makaramdam ng ano, paglaki ng inyong tiyan. No? Magkakaroon kayo ng fullness sa inyong tiyan. Lastly, ano, pwedeng magkaroon kayo ng pain during intercourse. So, masakit siya kapag nagkakaroon kayo ng sexual intercourse ng inyong partner. Ano po ba yung mga posibleng gamot dito sa bukol sa matres? Ano? Meron naman tayo mga home remedies dito, ano, sa bukol sa matres. So, ano yon? Kapag masakit ang inyong puson, cramping, pwede kayo mag-apply ng heating pad, okay? So, para mawala-wala. So, what else? Pwede din kayo mag-exercise para magkaroon kayo ng loose weight kasi nga po pag increase ang inyong weight, mas ma-aggravate pa po ang inyong ano, yung uterine fibroids. So aside from these remedies po, ano, kailangan din po natin ng tulong ng isang doktor, ano? So nagbibigay po ang doktor ng medications. Ano 'tong mga medications na binibigay nila usually? So ito po yung mga gamot na ano, nagpapababa ng inyong hormones sa inyong katawan, okay? So ito po kasing pag nagbigay po sila ng pampababa ng hormones, ang ginagawa mo po nito, pinapaliit po nito ang yung inyong bukol, okay? So, may bang medications naman po na binibigay ang doktor na hindi nakakapalit or nakakapagbigay po sila ng babawasan po yung pain na inyong nararamdaman. So, kapag may pain, pag may pain po kayo, pain reliever naman po ang binibigay nila. Pwede rin sila magbigay ng birth control pills para makontrol ang inyong hormones. So, kapag hindi po ito nag-epekto, pwede po silang magbigay ng ano, ng surgical procedure or surgical advice po sa inyo para kayo po ay maoperahan. Dagdag ko na rin po mga madam and sir, ano, ang uterine fibroids po ay karaniwang benign, okay? O hindi po sila, non-cancerous po sila. Or bihirang-bihira lamang po, rare case lamang po, isa o sa 1,000 lamang po, ano, isa sa 1,000 lamang po, ang ano, nagkakaroon ng cancerous po ang ganitong uterine fibroids. So, ang uterine fibroids po ay ginagamot depende po sa inyong edad at depende po sa laki ng inyong bukol sa katawan. So, this would be the end of my vlog po. Thank you so much for watching and hopefully na may naiambag po ako sa inyo for today at may naintindihan po kayo all about uterine fibroids. So, maraming salamat po. God bless. Thank you and bye-bye. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나